Hello! Ako si Jenny Comares ng Philco Open Hands Charity Incorporated. Ngayong araw ay pupunta tayo ng Paglitaw Village para mag-imbestiga o mag-interview ng mga batang wala pang birth registration. Kaya naman, tara, samahan niyo ako. Ang baryo ng Paglitaw ay isang nayo na matatagpuan sa kabundukan kung saan ay walang kuryente. May 55 kabahayan, 300 residente at mahirap makarating doon sa pamamagitan ng sasakyan dahil mahirap ang daan. Maaari kang maglakad o sumakay ng motor na tumatagal ng 2 oras at tumatagal naman ng 1 oras kung ikaw ay nakasakay ng motor. Pagdating namin sa Nayon, naghihintay na sila sa aming pagdating. Ang bahay nila ay nasa labas ng bayan na kinakailangang maglakad ng 5 minuto na nakasunod sa kanilang kalsada sa bandang bundok. Pagdating ko sa bahay nila, nakita ko ang 2 bata na nasa mahirap na kalagayan at ang kanilang kalagayan ay hindi ligtas. Kaya pumasok ka din at may kasama ka naman ay wala naman tatawiran. Totoo. Napagpasyahan ng mga magulang ni Ronel na maparistro ang kapanganakan niya. Kaya naman, gagawin natin ang mga sumusunod na hakbang na kung saan ay ihahanda natin ang mga dokumento na kanyang kakailanganin. Kaya tara, samahan niyo ako na tulungan siya. Bilang pasimula ng ating birth registration kay Ronel, kailangan muna natin kumpirmahin kung siya ba ay meron ng birth registration o wala. Kaya naman, kailangan natin kumuha ng PSA copy ng kanyang birth registration, ng kanyang certificate bilang pagpapatunay na siya ay wala pang record. Walang birth certificate si Ronel, kaya nakakuha ako ng dokumento na magkukumpirma na hindi pa siya rehistrado. Para matuloy, umabot ng 14 na araw bago makakuha ng dokumentong ito. Ngayong araw ay nandito tayo sa Barangay Hall ng Barangay Kalawis para kuwaan ng Barangay Certificate at Barangay ID ang parents ni Ronel Doroteo. Kaya naman, tara, samahan niyo ako. Let's go! Hanggang 18 ang mga dokumento na kinakailangan para maiparehistro ang kapanganakan. Ito ay nangangailangan ng maraming oras at pagsisikap dahil ang mga lugar na pagkukuwaan ito ay magkakaiba. Bilang karagdagan dito upang makakuha ng mga dokumentong kinakailangan para sa pagpaparehistro ng kapanganakan, dapat kang dumaan sa simbahan, papunta ng school at papunta sa midwife, sa notary center, sa Xerox center na tumatagal ng 1 buwan para makakuha ng lahat ng dokumentong ito. Dahil po na kompleto na natin ang mga kinakailangan na birth registration para kay Ronel, hawak na po natin at lahat na po ay na-issue. Kailangan na po natin ngayon na ito ay ipa-assess sa LCR. Kaya naman, samahan niyo ako. Pumunta ako dito sa LCR para maproseso ang birth registration ni Ronel. Dahil sa tagal ng umabot ito ng 3 buwan bago maproseso dahil sa mga kinakailangan. Hello! So, ayun po, sa wakas natapos na po ang ating birth registration. Makalipas po ang 5 buwan na pagpuproseso natin. Umabot po tayo ng 7 buwan na pagpuproseso kasama ang pag-e-interview. Kaya naman, handa na po tayo na pumunta ng Paglitaw para dalhin to sa bata na ating natulungan. Isa sa mga karanasan na hindi ko makakalimutan ay ang tumulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga kabataan na wala pang birth registration. Isa rin sa karanasan ay ang makita ko ang kanilang kalagayan na sobrang hirap. Kaya naisip ko na kung sila ay matutulungan na magkaroon ng birth certificate, tutulungan natin sila na magkaroon ng pangarap na hindi na maranasan ang ganitong kahirapan. Kaya naman, kung tayo ay magpapatuloy na makatulong sa kanila, mas marami pang mga kabataan ang matutulungan natin na magkaroon ng pangarap na hindi na makaranas ng ganitong kahirapan. Adya Open Hands, maraming salamat sa tulong at suporta na ibinigay nyo sa mga kabataan na pag-asa ng aming bayan.